Hi guys! Kamusta kayo? Kamusta ka mo? Ngayon, pupunta kami ni Mr. B, ang aking butihing asawa. Pupunta kami sa bahay ni Dorotea Fuente. If you missed watching yung first na episode, next episode, kung nakaligtaan yung panoorin ang aking feature kay Dorotea Fuente, pwede kayong mag-click sa link na nasa baba. Kasi nga ilalagay ko dyan kung sino si Dorotea Fuente, si Lola Dorotea. Ngayon pupunta kami sa 1426 F Street dito sa Sacramento, kung nasaan nakatayo pa ang kanyang bahay. Kaya puntahan natin yun doon ngayon. That's 1010. Ayun pa. 1026, yeah. Okay. Ayokong magsisituro-turo kasi baka manuno ako. Guys, andito na po kami. Okay, I'm looking at my time. It's 1:12. 1 hour. Yeah. 2:12. We gotta be here before. Sige. Nakalagay dito na ang parking isang oras lang. Kaya mga isang oras lang kami doon. Yun. Pababa na kami. Sasakyan. Pero katabi niya si Superman na may glitters. Is there someone here? So hindi sila nagpapapasok, guys. Please be aware, this is not a museum but a private residence. Enjoy and take photos from the sidewalk, but please do not enter the property. Thank you. Wow. Sabi ng bahay, it was that awful woman that did it. Don't blame me. The house. Ayun. So dito, ayun guys. Dito siya may mga kamatisan. Dito siya may tanim na kamatis dati. Kung nakikita nyo, ayan ang manikin pinamukha nilang Lola Dorotea. Ang bahay na ito ay Victorian style. Ito ay itinayo noong mga 1896. Tapos, hindi ito magiba-giba. Pag nakikita nyo, ang buong neighborhood ay parang pareho, parang magkamukha ang itsura ng mga bahay. At hindi ito magiba para patayuan ng bago kasi nga may parte ito ng kasaysayan dito sa Sacramento. Kaya ganito lang nire-renovate nila, nire-repair, pero hanggang sa maaari, hindi nila binabago kung ano ang itsura ng mga bahay dito. Itong bahay na ito ay kung saan ni Lola Dorotea binaon yung mga biktima niya dito sa kanyang bakuran.
pag-aari ng mag-asawa, yun. Kasi nga, yung realtor nito, ang dami ng taong inoferan, pero walang gustong bumili dahil nga sa kasaysayan nitong bahay na ito. So ang mga may-ari nito ngayon ay okay lang sa kanila na kumuha ng picture at video dito sa labas, pero bawal pumasok kasi nga pribadong pag-aari nila ito. Minsan dito sa Sacramento may mga nakita ako online na may mga tour papunta dito, pero yun, ang activity ay planado, hindi lang napupunta dito na pa isa-isa ganun. Sinong mag-aakala na ganito? Dito sa bahay na ito, nangyari ang mga karumal-dumal. Trespassers will be drugged and buried in the yard. Ayun, uwi na kami. Babay bahay. Tapos na kami pumunta sa bahay ni Lola Dorotea, guys. Ay, medyo nakakakilabot ng konti. Lalo pa pag nakita mo na doon niya talaga, doon niya nilibing yung mga tao doon. Ito yung na hukay ng mga investigador sa kanyang bakuran. Itong katao ang inilibing niya. Yung isang jury nagsabi na hindi siya naniniwala na lahat yun ay pinatay ni Lola Dorotea. Tatlo lang daw yung pinatay. Kaya na-acquit si Lola Dorotea. Hindi, pinawalang sala siya doon sa apat. At may dalawa pa. May dalawa pa na hindi niya inilibing doon ha, sa bahay niya. Ang may ibang mga nakasulat online nung nagbasa-basa ako, may ibang nakasulat na hanggang 25 katao daw ang pinatay ni Lola Dorotea, pero ang dokumentado lang ay 9. Tapos sa 9 na iyon, 7 ang nahukay sa kanyang bakuran. Imagine mo, no? Yung babae, tapos makakapatay ng 9 na tao. Okay, supportahan natin ang ating mga magsasaka. At kung maayong abuluhaton, padayon.